Kasama po natin ang nag-iisa, hindi na kailangan ng mahabang-mahabang intro ito dahil ito'y bahagi na ho ng Manila Broadcasting DZRH. Walang iba kundi ang Voice Master of the Philippines, si Pocholo Gonzales. Pocholo, magandang araw. Mas maganda ka pang lalaki sa araw, Boss Dennis. Kumusta ka na? Always great, you know, if you want to make other people better and happy with greatness and excellence. Siyempre, you feel great every day. The last time we talk, ang dami mong plano nun. Yes, kumusta na yung mga plano mo? Nailatag ba yan? It's been 1 year. Well, basically, nagawa natin lahat. Mm-hmm. Yan ang maganda dyan. Mm-hmm. At napakarami pa nating plano na nadadagdag dahil nakikita ko yung potential talaga ng mga kapwa nating Pilipino na may talent. Na gusto kong i-maximize yung full potential nila, empower sila, and use their voices in effective teaching, aside from that, to promote positive change dito sa bansa natin. Grabe yung mga Pinoy, no? Kailangan lang nila ng proper guidance. Minsan nagugulat ka, no? Ikaw mismo, na teacher nila, nagugulat ka. Lumalabas yung kanilang itinatago na maski sila, hindi nila alam na nandun. Parang ano lang yan, idol Dennis eh. Parang basketball. You'll never know kung marunong mag-shoot o mag-dribble yung isang player until they do it. Ang problem lang, kung walang basketball court, nagsushoot sila kung saan-saan. But you have to create a basketball court for these people. Kasi given lahat ng players eh. Ang problema, saan ka maglalaro? And I always create this opportunity for them by creating that basketball court, which is, I call, a venue or a platform para magawa nila yung kanilang skills and talents na itinatago. Nagiging hidden na lang yung talent eh. So, sayang. Kasi, katulad ng nangyayari ngayon, imbis na mag-focus ka sa talent mo, sa skills mo, dinidikta sa'yo ng society na magtrabaho ka, mag-aral ka ng kung saan may pera. Kaya maraming mga... Gawin mo itong ginawa namin dati. Totoo. Maraming mga MASCOM student, mga gusto mag-MASCOM, na wala, napupunta sila sa isang bagay na ayaw nila. Kasi sasabihin, no choice. Walang pera dyan sa MASCOM. Mas komportable sa bahay. Pero I believe, hindi lang kasi sa broadcasting talaga ang pwedeng magamit ang mga MASCOM students. Tama. Kundi sa lahat ng larangan ng buhay. Kasi communication is the number one tool that and skill that we need to develop. Kasi kung wala tayong communication skills, the world will perish. Ako yung isa sa mga follower mo eh. You go around the Philippines, no? Tapos you go from one place to another. You go to schools, may mga seminars ka. Kumusta ang itong advokasya mo na pagbabago sa buhay nila digitally? Yes. Basically, makikita mo naman nun. Dalawa lang naman yan. May tinatawag tayong online. Meron tayong offline. Okay. But the problem with a lot of people, they make their online presence as their reality instead of the offline. So dual personality na yan. Halimbawa, may makikita kang ganda ng pinapakita. Parang wow, ang galing nito. Pero pag nakita mo ng personal, kinausap mo, tameme. Ang na-realize ko, may isang skill silang hindi na de-develop, which is speaking skill. Di ba, nung panahon natin, idol, we really talk. That's why we develop these communication skills na kahit saan mo ako dalhin, kahit saan ka dalhin. Like nung araw, naniniwala ako, idol, ikaw lang ang pwedeng humawak ng mikropono nung high school ka. Ikaw laging host. Ako laging host. Tipong, nung bata ka pa, nakikita mo na yung sarili mo. Ito mga kabataan, ang laging binabanggit sa akin ngayon, yung so-called millennials, which is I hate to say na dapat hindi natin sila binabrand na ganun eh. Parang nilalayo natin yung sarili nila. But then again, sila yung tipong pag tinanong mo, anong gusto mo maging sa buhay mo? Sir, I'm still looking for myself. Baka ako pag nakita mo yan, nasa lubong mo, magulat ka. Nahanap mo yung sarili mo. Di ba? Ang mahirap mamay, lumampas. Oo, yung mga tipong, sarili ko yun. Ganun. Pero sabi ko nga, what do you really want is within you. You are already inspired because inspiration is your inside spirit. And your motivation is your motive to take action. Ang nagiging problema, sa dami ng opportunity, sa dami ng mga
mga distractions. Hmm. Gusto nilang subukan lahat. Hindi pa sila magaling sa isang bagay, magsiship na naman sila sa Lilipat isang... Lilipat na naman sa kabila. Sabi ko, magpakagaling ka muna sa isang bagay. Uh-huh. And I suggest what you focus more is your communication skills. Okay. Kasi pag marunong mo nang kanang mag-communicate, mm-hmm. alam mo nang sabihin kung anong meron sa'yo. Mm-hmm. At kaya mo nang i-share kung anong merong idea ka. Mm-hmm. Madali nang maalalahan mo ng ibang tao anong kailangan nila sa'yo eh. Mm-hmm. Kasi sabi ko nga, number one is to know your purpose in life. And how will you know your purpose if you don't know who you are? Mm-hmm. Basically, sabi nga, okay, bigyan kita ng limang bagay at limang tanong na kailangan mo sagutin. Mm-hmm. Una, who are you? Pangalawa, what can you do? Mm-hmm. Number three, who are the people who needs you? Mm-hmm. Number four, what do they needed from you? Ano yung mga kailangan nila sa'yo? And the last question you need to answer is, how do their life change because of what you have done for them? Mm-hmm. As long as you don't know why you are doing it for other people, you'll never know your mm-hmm. purpose, kahit alam mo yung passion mo. Mm-hmm. Because passion is doing something that you love, and purpose is doing something that you love for other people. Mm-hmm. May kinalaman ba yan digitally? Yung behavior na tinatawag nila, na nadidevelop nila ngayon sa online, nadadala ngayon nila yan sa offline life nila. Totoo, totoo. Kumbaga, nai-influence yan, how they think, how they decide, yes, of course, how kasi they talk. Ang dami ng sources ng information. For example, merong kaso ngayon na isang artist, no, nabasa ko sa Facebook. Meron siyang naranasan na depression. And eventually, pinost niya yun. Depressed siya. Mm-mm. And she hates life. And people say, oh, okay lang yan. Alam mo, ang daming mga comment na you can make it, you can do it. Pero ang kailangan ng taong ito, yung physical at emotional na parang support. Mm. And eventually, she took her life. Oh my Grabe. Gosh. I don't want to mention the name, but she's so pretty. She's an artist. No. But she's so young and full of potential and, alam mo yun, future talaga. Pero, ba't ganun? Anyari, kumbaga, anyari. Eh, nung panahon natin, walang ganyan. Oo. Masaya tayo eh. Yung lumaki ka na wala naman teknolohiya, eh wala nga kuryente, kaya nga tayo gumaling sa voice acting dahil wala akong TV. Wala kaming TV. Tama. Na nakikinig ka lang sa radio drama ng gabi ng laging. Uh-huh. Diba? Ginagaya-gaya mo yung napapakinggan mo. Yung isang gabi. Ah, lolo. Diba? Ay, nako, tumakbo na tayo. Ginagaya mo yun. Pero yun nga sinasabi ko, what will the future bring if this technology will become their God? No? Kasi Google can answer everything. But when you pray, no one answers. Mm-hmm. And that's a problem. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung faith mo napupunta sa teknolohiya rather than your own belief. Mm. But I guess, isa yan sa mga dapat dinutuunan din ng pansin ng media. Mm-hmm. Kasi masyado na tayong entertainment, masyado tayong informative, nawawala na yung sense of, kumbaga, parang, kumbaga sa ano, nawawala na yung pagiging makatao natin eh. Parang yung, ito nga napansin ko, ano yung mga pinagkakaguluhang panoorin sa mga viral, yung mga na disgrasya, namatay, diba? Nabulungan ng ulo. O yung mga parang ansaya-saya mo pa napapanood mo yun. Imbis na. Tapos wala ka rin naman magagawa. Sishare mo pa. Oo, yun yung masama. Anong gagawin natin? Uh-oh. And I kumbaga, I'm so proud na may ganitong programa na nag-i-inform hindi lang sa tao, but what they can do as an audience. Kasi sa ngayon, parang kumbaga sa motivational speaking, your talk doesn't matter until the audience do something right after your yes, talk. Yes, oo. Diba? Tama. Yung information wala eh. Secondary na yan eh. It's the wisdom and the yung knowledge na pwede mong magamit right after na mapanood mo yung isang programa. O isang, do you think, ikaw, galing ka na sa, lalo, siguro makukumpare mo, yung mga schools from the provinces at saka dito sa city. Ah, malaki, sobra. Okay. So, let's talk about muna yung ano muna. Kasi I have two stages eh. Una, yung when it comes to digital life, yung proper communicating, yung communication, nagsasuffer ngayon. Malaki. Parang ang gusto lang ng mga kabataan ngayon, maupo, then
get their Facebook, get their cell phone and do the Facebook and do the Twitter and do the YouTube. Tapos they don't go out. Eh, ako, lagi kong kinukwento sa anak ko. Sabi ko, pagkagaling ko sa school, pagkagaling ko sa school ng mga 5 o'clock, kasi ang trabaho ko nun, pag dumarating ako sa school, hinuhugasan ko yung mga pinagkainan ng merienda. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay hanggang hindi ko nahugasan yun. So, huhugasan ko lahat yun. Yung training yun. Pagkatapos kong hugasan yun, I go out. Nakikipaglaro ako. Minsan, ako nga ngayon ko lang nare-realize yung aking mga... Abutin ka ng alas 7 yan. Oo eh. Minsan nakikipag-away ako, nakikipag-suntukan ako, nakikipag-argue ako sa matatanda without knowing yung aking communication skills na di-develop. True. Wala ito ngayon, Pocholo. Itong kabataan ngayon, ang mas gusto nila, di ba natatandaan mo nun, kinukwento ko nga sa asawa ko, noon, pag inutusan mo ko, ayaw ko na ako lang. Gusto ko may kasama ako. Parang dalawa kami. May kausap ka. Ang kabataan ngayon, pwede mo utusan na nag-iisa. Why? Because kaya nilang maupo, kaya nilang mag-cellphone habang nag-aantay. Nagsasuffer ang communication dito. Totoo. Kasi, paano ba tayo mag-usap? Di ba? Parang kumbaga sa pag-gym, kailangan mong i-flex yung muscle mo. Tama, eh. tama. Like, ikaw, bakit gumanda ng ganyan yung boses mo, idol? Kasi kakadaldal. You develop it yourself. Uh-huh. Ang mga bata ngayon, pag nagsalita, hindi mo na halos maintindihan eh. Mm-hmm. Kasi hindi nila na flex o na ma-maximize o na exercise yung kanilang muscles, yung vocal muscles nila. Mm-hmm. No? Although yung son ko naman, alam ko na ito yung problema nila. Ni-reverse ko 'yon. Binigyan ko siya ng chance to communicate kasi lahat sinasama ko siya. Hmm. Pag nasa stage ako, pinagsasalita ako siya. Ah, ganoon. That's good. He became the youngest motivational speaker at age 8. Wow. Kasi yung mga tao, pag nagsasalita siya, kahit anong sabihin ng bata, napatulala. Saka hindi nag-iiba yung mood ng pakikinig, di ba? Nag-iiba. Ang galing niya. Hindi na, wala nang ano eh. It doesn't matter kung anong sinasabi ng bata eh. Kasi napipick up niya naman lahat ng sinasabi ko. Kumbaga, sponge yan eh. Kumbaga parang recording, ano yan, recorder yan. Kung ano yung nasabi ko, sabihin niya. Tama. Ang maganda doon, hindi siya nahihiyang ipresenta yung sarili niya sa ibang tao. At nakita ko yung advantage niya. Bakit? Siya kasi ngayon yung presidente ng Integrated Montessori School. Oh, wow! Alam mo bakit? Makapal lang yung mukha eh. Sabi ko, alam mo anak, hindi mo kailangan maging matalino at magaling. Kailangan mo lang malakas ang loob mo. Oo. At makapal ang mukha. Oo. Kasi diyan nagsisimula yan eh. Sabi ko nga, kita mo yung mga politiko, makapal ang mukha, di ba? Ang mga artista, makapal ang mukha. Oh. Kita mo, sumikat, nakilala. Secondary na yan, kasi yung galing, susunod na yan eh. Hmm. Kasi marami tayong magagaling, hindi nabibigyan ng chance kasi takot silang sabihin na magaling sila. Hmm. At ang problema nating mga Pilipino, masyado tayong yung parang ininstill sa utak natin, maging humble ka. Teka, wait, there's something wrong with that. How can you become humble if you don't have something to be proud of at the first place? Mm-hmm. Kung nandun ka na, saka ka bumaba. Pero kung mababa ka, help yourself and uplift yourself. Mm-hmm. Kasi people will keep on stepping on you eh. Tama. Kasi ayaw nilang makita ang umaangat or ka. Or pull you down. Diba? Or pull you down pag nasa taas ka. So wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. And yun yung sinasabi ko sa kanila na always listen to what your heart is saying because God is talking to your intuition. Huwag ka na magtanong kahit kanino. Yung gut feel mo na lang ang pakinggan mo. Kasi yun yung totoo eh. Parang ikaw idol, ba't ka naandyan? Because you see yourself and you follow your heart desire. And you talk to your future self. Which is your hero. Kasi ang totoong hero mo, ikaw eh. Sarili mo yan eh. Because you cannot find someone who's really perfect to do the things that you want to do except your future self. Mm-hmm. Diba? Tama. Kaya nga maraming tao, wala, hindi ako tinulungan eh. Wala namang akong inspirasyon. Hindi, meron kang inspirasyon. Your inspiration is your future self. Your hero is your future self. Because you cannot find that person that's in your mind, that it's in your heart to other people except yourself. Kaya mo nga siya naiisip, kaya mo siya nararamdaman, kasi ikaw yun. And that's the reason why I'm doing this, for the future of mga future voice artists and mga broadcaster. Kanina nga nakasalubong ko si Cara Cariñosa. Did you know that when she started, I saw her potential. Sabi ko, Clarice,
I can see you to become one of the best DJs in the country. Ay, Kuya Choy, mahihain ako, hindi ko kaya. No, I'll train you, don't worry. IFM or the other station, no, sorry, it's okay. Asking someone. And I saw your potential. Ikaw yung ni-refer ko. Ayaw niya talaga. First yun, ha? Tinanggihan niya ako. Talagang ano, no. Ayoko, mahihain ako. Stop, period. Hindi ko siya tinigilan. Tumawag ulit. Sabi ko, gusto namin si ano. Eh, ayaw niya eh. Sige, ititrain ko muna. And then pumunta siya sa studio. Tinrain ko siya. Ni-record ko. Ano pong sasabihin ko? Sabi ko, what's in your mind? What's in your heart? Say it. Because you'll never get wrong kung galing sa'yo yung sinasabi mo. Tama. So yan, hanggang sa natuto siya, nag-training, and then she auditioned. And she got in. And then, that's where her broadcasting in career started. And now she's with Love Radio. Love Radio. She's one of the most sought after and popular DJ now. She's just one of the few DJs na natulungan ko and mga dubbers and broadcaster. Sabi ko, because when I'm starting, no one helped me. Nag-compete pa ako. When I was 16, pumila ako sa 10,000 na tao until I became a champion. And when I get in, imbis na tulungan ako, hinihila pa ako, nilalaglag. Alam mo, parang, sorry to say, pero sabi ko, thank you to those people because they became my inspiration. Alam mo, imbis na naging negative nga yung tingin ko sa kanila, naging positive pa eh. Sabi ko, one day, I'll never be like you. I will help more people to fulfill their dreams and to follow their heart desire by creating this basketball court, which is the venue and opportunity. And look now, sobrang for the past 13 years, I have produced 2,000 graduates and more than 300 are already in the voice acting, dubbing, and advertising industry. And wow, I'm so happy to see that. That's nice to know. Okay, Pocholo, ganito no? Kaya pinuntahan ko yung buhay ng mga millennials dahil sa kanilang parang ayaw na nilang makipag-usap sa iba, mas madaldal sila online. Paano mo na ilalabas as voice talent yung kanilang talent na hindi naman talaga sila nakipag-communicate sa mga kaklase nila, sa kalaro nila, sa kaibigan nila, ultimo sa mga brothers and sisters nila. Totoo. Dahil itong batch na ito, sorry to say, but they spend more time on Facebook, on Twitter, na mas madalas pang ang daldal nila doon kaysa... Actually, Idol, hindi lang sila eh. Uh-oh. Tayo rin. Okay. Totoo yun. Kumbaga, nagkataon lang na nung lumaki sila, yun ay available na tool. Kasi depende yan sa generation kung anong tool yung available. Naalala mo nung mga Betamax days. Oo. O pag narisip mo yung Betamax, VHS days, DVD days. Ano na lang VHS, huwag na lang yung Betamax. may naaalala. Kaya nga, pag hindi yung sinasabi ko, may maaalala ka na kakaiba na tayo lang nakakaintindi. O kasi uso nun yung mga Betamax star eh, di ba? Diyos ko, yung tipong, saan galing yan? Sa tito mo. Binigay niya, hindi ko alam na yan ang laman eh. Galing sa ilalim ng una. Anyway, hindi makaka-relate yung millennials sa sinasabi natin. Pero ang point ko lang, huwag natin sila husgahan dahil sa ginagawa nila ngayon, ay talk sila sa kung anong meron available na teknolohiya. Kasi ganun din naman tayo noon. Nagkataon lang na yun yung available na technology. So ngayon, the question is, what will be the next technology that the next generation of young people will use? So husgahan naman sila ng millennial ngayon na nung panahon namin ito lang ginagawa na. Nagpe-Facebook lang kami. So nagkakakumparahan na tayo ng panahon. Pero ang masasabi ko lang talaga, sobrang yung generation natin ng Gen X signal at Gen Y is almost perfect generation because we saw the transition of technology. Yes, the transition is tayo yung mga batang naglalaro sa lupa. Pero kaya rin natin maglaro ng computer. Inabutan natin yung Atari. Di ba? Family computer, Nintendo, ganyan. 90% yung black, 10% lang yung ilaw. So, pero gumagalaw naman. In terms of communication skills, tama ka, Lodi, no? Yan yung dyan sila may problema. Kasi hindi sila... Yung chatting nila ngayon, chat. Oo nga eh. Malupit pa. Secret chat. May mga secret group na yan mga yan na sila lang ang nakakaintindi. Mm-hmm. Alam mo ba yung anak ko, ni-stalk ko yan eh. Nababasa ko, nagugulat ako. Ako rin. Anyari eh, parang... Pero na-realize ko, nung bata ako, maloko na rin ako. Yung kalokohan naman nila ngayon,
iba yung style. Mas high-tech kumbaga kumpara sa atin. At may sariling lingwahe. Ayun, kasi no? Ang kwentuhan natin, yung chat talaga, barkadahan eh, yung kwentuhan. Kaya ang napansin mo, yung mga henerasyon natin, magaling magkwento. Tama. Magaling mag-joke. Oh. Magaling, matindi ang sense of humor. Oh, saka may actuations tayo na. Ayun, yung mga ganyan kumikilo. Grabe nga, gumaganyan. Ngayon, wala na sa kanila. Ganyan, wala. Yeah, I'm okay. Parang, so what? I don't care. Oh. Pero sa atin hindi ganoon. Kaya nga hindi na ako nag-anak eh. Isa lang eh. Ano kaya paglaki nito, baka pagbabae ito mahirapan pa akong bantayan to. Oh. Sa kalokohan ng mga kabataan ngayon. Pero well, siguro ito na yung doon tayo papasok bilang isang media practitioner, bilang communicators. Mm-hmm. Especially sa school, no? That's the reason why one of my program is understanding Generation Z. One of my talk yan sa mga teachers. Because I'm showing them the kids. Mm-hmm. Sabi niyo, did you know that? Pak! Sabi ng mga teacher, really? I don't know that. I don't even... Alam mo yung parang, kasi ma'am, hindi ka, you don't unlearn and relearn and learn. Mm-hmm. Because you have to understand by that... to understand the generation now, you have to be like them. But you don't have to be like... Di ba? To be them. Pocholo, let's talk about mga last minutes natin. the book at saka yung award muna na nakuha natin because of the book. Alam mo, Idol, di ba, nung binigyan kita nito, ang goal ko lang naman dito sa librong ito, ipaalam sa mga tao na meron tayong tinatawag na voice acting skill, no? Mm-hmm. O meron tinatawag na voice acting as an art. At hindi yan napapansin kasi hindi nga nakikita. Mm-hmm. Yung mga commercial na naririnig mo, yung ginagawa ni Idol na, alam mo yun, yung mga motivational video. Imagine mo, no, for the first time, nakita yung voiceover dun sa video. Ang galing. No? It's the very first. Wala pong gumawa niyan maliban sa kanya. Second, did you know that there's someone behind all those TV shows and radio na hindi nyo nakikita? It's high time for them to know us. Hindi lang po kasi mga artista yung magagaling. Hindi lang sila dapat ang nakikilala. Dapat nakikilala rin yung mga man behind and people behind. Because it requires also acting, yes. Di ba? That's voice acting. And also, we are far better than artists. Alam mo ba, Idol, hindi nila kaya mag-voice act. Mga artista, uma-artist sila, pero hindi sila nag-iiba ng boses. At isa sa mga dahilan niya na gusto kong ipaalam na everyone has an opportunity and potential to become a voice artist and to use their voices in effective teaching and to promote positive change through their voice. Mm. Because one of my principle in life is our voice is a gift from God. And it's how we use our voice that is our gift back to God. Yes. Kasi what you say is the most powerful instrument na pwede mong magamit eh. Yung voice natin ang number one instrument eh. Mm. Because our voice is the only instrument that can start a war. Alam mo ba ang gera nagsimula yun sa salita? Oh, tama. Oh. Tama. And the good thing about our voice is the only instrument that can say, I love you. Kaya nga sabi ko, mga joke ko sa mga kabataan, alam niyo yung problema sa inyo, mga masyado kayong asyomera. Bakit? Hindi, sabi ko, hindi sila asyomera. Ang totoo, naniniwala sila sa kasabihang, action speaks louder than words. Uh-huh. Kaya pag tinanong, I thought you loved me, tapos sasabihin naman ng lalaki, I've never said that I love you. There was never an at. Sabi, huwag kang mahihiyang magtanong. But the point is, through our words, through our voice, mas may express mo na, mahal kita. Mm-hmm. Kaysa lang, action speaks louder. No, I don't believe in that. Still, you need to know what's the motive and intention through your voice. Yes. That's the sound of sincerity. Eh, that's true. That's the sound, yung sinseridad na didevelop at saka nagagaling yung sa puso. Eh. Yes. Kaya hindi mo masasabi na, ay, hindi, narinig ko na yan. Hindi. First time mo maririnig to kasi galing to sa puso. May sincerity kasama. Saka nga, yung ano, I've never said that I love you. Ang lupit nun. Hindi ko man sinabi sa'yo mahal kita, pero bakit mo pinaparamdam na mahal mo ako? Kaya marami nasasaktan eh. Anyway, ito po ay para po sa mga aspiring voice artist, dubber, broadcaster, na alam kong once in your life pinangarap niyo yun. Ngayon po, hindi na po siya isang pangarap lang. Matutupad na po yan dahil with the advent of technology, with the everything, nowadays, everything is possible. You can have your own home studio. You can even record in your home house. But the thing is, you need
special and professional advice. Siyempre, from the greatest practitioner, no? Like si Sir Dennis. And practitioner also, lang. And also, this book won an award for the first time in 36 years of history ng National Book Award. Kasi, idol, ang nananalo lang dun sa category ko, which is category for profession, ay mga doktor, abogado, engineer. Whoa. Kasi for professions eh. Mm-hmm. So, under ng PRC. At natutuwa po ako, sinabi sa akin na, did you know that your book is one of the best book that I've ever read? Bakit? Wow. Natuwa kasi ako. And it's so easy to know and understand na, ha? Ako pala, pwede rin ako maging tulad nyo. Kasi, syempre bilang, halimbawa, doktor ka, may boses ka naman eh. Ngayon, paano mo i-express yung sarili mo? Na, halimbawa, mag-storytelling ka, di ba? Kuwari sa bata, huy, alam mo ba, isang araw, yung may batang may sakit, sabi niya, alulong, sakit ka po. Ay, nako, dadaling kita sa doktor eh. Mm-hmm. Di ba mas matutuwa yung bata pag pinakinggan mo? Correct, correct. Tapos gagawa ka ng smile. Hey, did you know that I'm SpongeBob? Oh, alam mo yung mag-iiba yung aura ng bata. Kasi using our voice, it's like, you know, in, parang Star Wars yan, idol eh. Our voice is like a force, no? Anything that you said or say to people, they will follow eh. Mara, pag nasa stage ka, di ba? Okay, raise your hand, right hand. Lahat naman magtataas. Everybody stand up, stand up. Ibig sabihin, even you don't touch them, you can control or you can make them move. Mm. Eh, ano pa kaya kung ano pang magandang sabihin mo na magpapabago sa buhay nila? Yun yung, and the microphone is it's like a lightsaber. It's our, kumbaga, Weapon. Kasi, imagine mo kung wala tong microphone na to, ganyan ang tunog na, walang sound. Diba? Anong pinagsasabi naman ngayon? So, natataken for granted ng maraming tao yung power ng mikropono at ang power ng boses natin. Tama. Kikita mo, million-million ang nanood ng video mo. Grabe, idol talaga kita. Pero imagine mo kung wala yung mikropono na ginamit tama, mo. Tama, walang plus, sound. Plus, wala yung boses na, kahit anong ganda ng content mo, hindi ma-appreciate eh. So, dito po, mababasa nila yung mga importance at kumbaga, tools and techniques how to use their voices effectively. Especially sa mga teachers, sa mga speakers. Hindi lang po ito para sa mga voice talent. Ha? Mm. Tinitle ko lang siya na gusto ko maging voice talent kasi when I was young, tinatanong ng teacher, what do you want to become? Sagot ng kaklase ko, doctor, engineer, di ba? Teacher, o kaya lawyer. Ako, voice talent. Ano yun? Sabi, ano yun? I want to be a voice talent. Ano yun? Okay, radio drama talent or dubber. Never heard. Tama. And I would like to uplift our fellow voice artists, dubbers, voice talent. Na, alam nyo, kung hindi po dahil sa amin, wala po kayong mapapanood ng mga cartoons, mga telenovela, Korean novela, na maintindihan nyo, ha? Mga mapakinggan radio drama. At gusto kong ituring nyo kami na professional din. Kasi professional naman talaga kami. At gusto ko rin i-uplift yung kumbaga pagtingin natin din sa sarili natin bilang isang voice artist o voice user. Tama. Okay. Pocholo, as always, marami kaming natutunan sa iyo at bilhin niyo to, tong book na to. It's available sa shopee.com. Naubos na sa National Bookstore, naubos. But they will reprint it. More than 10,000. Wala ka ba magiging digital version ito? Soon. But they can get it from